Magandang hapon sa inyong lahat. Heto na naman tayo sa ating munting para lang paghimpapawid para sa kalahating minutong pag-aaral sa Filipino 1. Magandang hapon sa ating Schools Division Superintendent, Dr. Bianito Dagatan, sa ating Division Coordinator sa Filipino, mga supervisors, principals, guro, magulang at higit sa lahat, ang ating mga mag-aaral sa unang baitang sa Distrito ng Dawis. Bago natin sisimulan ang ating pag-aaral, ay inaanyayahan ang lahat para sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Nais kong pasasalamatan si Ginoong Brilliana Luega, ang ating RBI advisor, si Teacher Nican Osaraga, at si Kuya Rudel dito sa 106.9 Landmark Radio, our best choice station. Shout out to my school head and co-teachers of Catarman Elementary School. Ngayon, handa na ba ang mga bata sa unang baitang? Inaasahan ko na nasa tabi ninyo si Mama, si Papa, Ate o di kaya si Kuya upang kayo ay gabayan sa mga dapat gawin ngayon. Kunin ang inyong module sa Filipino habang aawitin natin ang Abakada. Abakada edaha ilaman ang aopa. Buksan ang inyong module sa Filipino 1, ikalawang markahan, module 6 na tayo ha. Pag ito ay tungkol sa pagsagot sa tanong at pagtatanong tungkol sa napakinggang kaugnay na impormasyon sa kwento. Sige, buksan ito sa pahina 2. Okay, subukin. Ito yung panuto. Makinig na mabuti sa inyong teacher broadcaster ngayon habang babasahin ko ang maikling kwento. Ang pamagat, si Lisa. Ito ay sinulat ni Maridel P. Mayor. Ito yung maikling kwento ha, mga bata. Si Lisa ay isang mabait at masipag na bata. Tuwing Linggo, siya ay natitinda ng puti, pula at dilaw na mga kandila sa harap ng simbahan. Ngayon, ito yung tanong, mga bata. Unang tanong, sino ang pinag-uusapan sa kwento? A. Si Linda. B. Si Lita. C. Si Lisa. At D. Si Lina. Sige nga, hanapin ninyo or isulat ninyo ang titik ng tamang sagot. Kasi, i-check ito ng teacher ninyo, di ba? Pagbalik ng inyong module. Ngayong, kailan nga ang balikan ng module? Ngayong Biyernes, tapos kukuha na naman kayo ng panibagong module. So, i-check ito ngayon ng inyong guro. Sige, pangalawang tanong. Kailan siya nagtitinda ng mga kandila? Okay. A. Tuwing Lunes. Lunes daw. Tuwing Lunes. B. Sabado. C. Martes. D. Linggo. Ano ang tamang sagot? Sige,
tuwing Lunes ba, Sabado, Martes, o Linggo. Ngayon ay buksan ang inyong module sa pahina 3. Para sa mga tanong 3 at 4, ibigay ang wastong tanong na gagamitin sa pangungusap. Gaya ng sino, ano, saan at kailan, at bakit. Ito yung maikling kwento. Ang hardin ni Hannah. Ito ay isinulat ni Maridel P. Mayor pa din. Okay. Sa baryo ng San Pedro ay nakatira si Hannah. Siya ay may hardin sa kanilang bahay. Marami itong mga bulaklak. Tuwing umaga, lagi niya itong dinidiligan upang hindi ito mamamatay. Okay. Ito yung pangatlo. Patlang ang may hardin sa bahay. Paano ka ngayon gagawa ng tanong? Ano ang dapat nakalagay sa patlang? Ito ba ay sino? Ano? Saan? Kailan? O bakit? Alin ang angkop na salita na iyong gagamitin upang ikaw ay magtatanong tungkol sa hardin ni Hannah? Patlang ang may hardin sa bahay. Ito ba ay sino ang may hardin sa bahay? Or ano ang may hardin sa bahay? Saan ang may hardin sa bahay? Kailan ang may hardin sa bahay? O bakit ang may hardin sa bahay? Ano ang angkop na tanong? Ano ang angkop na salita upang makagawa ka ng tanong? Pipili ka lang, grade 1 ha, pipili ka lang sa mga salitang ito. Sino, ano, saan, kailan, at bakit. Sige, pang-apat. Patlang niya dinidiligan ang kanyang hardin. A. Ano? B. Bakit? C. Saan? O di kaya titik D. Sino? Alalahanin ninyo or isaisip ninyo mga bata sa unang bilang na kapag sinabing sino, syempre ito ay tungkol sa tao. Pag sinabi namang ano, o ito ay tungkol sa opinyon o bagay. O depende sa tanong, di ba? Pag sinabi namang saan, syempre ito ay tungkol sa lugar. Pag sinabing kailan, pag ang tanong ay kailan, ito ay tungkol sa oras, di ba? Kung kailan nagaganap. Pag bakit naman, ito ay tungkol sa mga rason. Kung bakit, ano ang pangyayari? Ito ay tungkol sa mga rason. Ha, mga bata? Sige, puntahan natin ang buksan ang inyong module sa pahina 4. Module 6, Aralin 1. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kaugnay na impormasyon. Sa araling ito, mga bata, ay mahahasa ang iyong pakikinig upang makasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kaugnay na impormasyon. Magkakaroon ng mga pagsasanay bilang paghanda o paghahanda sa isang pagsusulit. Balikan, ito yung panoto. Paghambingin ang panoto sa hanay A at ang larawan sa hanay B at titik lamang ang isulat sa inyong mga papel. Okay, tingnan natin ang sa hanay A or hanay A. Unang bilang, isang bituin sa loob ng kahon. Isang bituin sa loob ng kahon. O alin dyan sa hanay B o hanay B? Ang may guhit na isang bituin sa loob ng kahon. Ito ba ay ang titik A, titik B, or titik C? Pangalawa, isang bituin sa kanan ng kahon. Alin dyan sa hanay B? Alin dyan ang may guhit na isang bituin sa kanan ng kahon? Kaliwa, kanan ng kahon. Okay? So, sa panglima, sa pagsagot sa gawain, kumuha ng isang pirasong papel.
Maaaring gumamit lamang ng isang salita o parirala sa pagsagot basta kaya nito maipaliwanag ang gusto mong ipapahiwatig. Okay? Tuklasin, alam mo ba kung ano ang ospital? Mga bata, alam mo ba kung ano ang ospital? Gamit ang talahan na yan o table, ay isusulat nyo ngayon ang check or wrong o ikis kung ito ay hindi tama. Check kung nakikita ninyo ito sa ospital, ikis naman pag hindi. Okay? Sige. Gawin ito sa isang kapirasong papel. Unang bilang, aso. Nakikita ba ang aso sa ospital? Pangalawa, gamot. Check or wrong? Number 3, doctor. Nakikita ba ang doctor sa ospital? Check or wrong? Sunod, salbabida. May salbabida ba sa ospital? Sige, isulat nyo dyan kung check or wrong. Ngayon, nasagot mo na ang talahana yan sa itaas. Ay, makikinig ka naman ng mga kaugnay na impormasyon at kwento. Ang bawat kaugnay na impormasyon at kwento ay may kasunod na mga katanungan na siyang magsisilbing pagsasanay para sa isang pasulit. Sige, buksan natin ang module sa 6 na bilang. Okay, ngunit bago ka magpatuloy ang pag-aralan ang mga salita sa ibaba para mas madali mong maunawaan ang ating aralin. Ito, mga salita. Halimbawa, hanap buhay. Anong ibig sabihin ng hanap buhay, mga bata? Okay, ito yung kahulugan. Ang hanap buhay ay trabaho na mapagkakitaan ng pera gaya ng pagiging guro, magsasaka, mangingisda at iba pa. Meron naman dyan larawan. Ano-ano ang mga hanap buhay na nasa larawan, na ipinapakita sa larawan? Alam nyo ba, mga grade 1? O tingnan nyo nga, unang larawan, ano yan? Diba sa English, firefighter. Ano kaya ito sa Filipino? Firefighter. Tapos, sa Bisaya, firefighter is bumbero, no? Sa Tagalog, ganun pa din, bumbero. O, tagapatay ng sunog. Tapos, pangalawa, guro. Pangatlo, ano yan? Police. Pang-apat, mangingisda. At pang-anim. 1, 2, 3, 4. Pang-lima. Ano yan? Meron siyang ID, ano? Kaso maliit yung guhit, hindi masyadong halata. Pero ito pa rin ay tungkol sa hanap buhay. Siguro laborer yung nag-ano siya. May trabaho pero hindi natin ma... Hindi. Ano to eh? Doktor kasi may stethoscope. Stethoscope pala yan, mga bata. Kasi black. Nakatrace lang kasi. Kaya hindi masyadong nare-recognize kaagad. Kasi black trace lang siya. Okay, matadero. Isang tao na nagkakatay ng baboy, baka o kambing. Ayan, yun yung matadero, mga bata. Tapos palengke. Isang lugar na kung saan namimili tayo ng pagkain at gamit sa bahay. Siguro naman, alam naman ng mga grade 1 pupils, no, kung ano ang palengke. Sa Bisaya, di ba, ano yan siya? Merkado? Palengke. Ganun pa din, palengke. Tapos, lagnat. Anong ibig sabihin ng lagnat, mga bata? Okay, ito yung kahulugan. Pakiramdam ng pag-init ng katawan. Ayan, tingnan ninyo yung larawan. Meron siyang thermometer. Kasi, pag gusto mong malaman ang iyong kung gaano kainit ang iyong katawan, temperatura ng iyong katawan ay gagamit ka ng thermometer. Yan, lagnat. Tapos ang kasunod ay COVID-19, isang nakakahawa at nakakamatay na sakit na dala ng coronavirus. Yan yung ibig sabihin sa larawan.
Ayan, naka-ventilator na siya. Tapos, andyan yung guhit na corona, coronavirus. Okay, punta tayo sa pampitong bilang. Suriin. Pagsagot ng mga tanong tungkol sa napakinggang kaugnay na impormasyon. Sa pagsasagot ng tanong, ay dapat tandaan ang mga sumusunod. Una, kung ang tanong ay nagsisimula sa sino, ang sagot ay tungkol sa pangalan ng tao. Okay, pag ginamit mo yung sino, ito ay tungkol sa pangalan ng tao. Pangalawa, ang tanong ay nagsisimula sa ano, ang sagot ay tungkol sa bagay at pangyayari. Yan yung sinabi ko kani-kanina lang, di ba? Kung ang tanong naman ay nagsisimula sa saan, ang sagot ay tungkol sa isang puok o lugar. Kung ang tanong ay nagsisimula sa kailan, ang sagot ay tungkol sa panahon o oras. Kung ilan naman, ito ay tungkol sa bilang ng tao, bagay o hayop. Kung paano, ito ay tungkol sa paraan ng paggawa ng isang bagay. At kung ang tanong ay nagsisimula sa bakit, ang sagot ay tungkol sa dahilan o rason ng isang pangyayari. Yun yung sinabi ko kani-kanina lang. Okay ba, mga bata? Madali lang, di ba? So, punta tayo sa pangwalong bilang. Pagyamanin, ito yung panuto. Makinig ng mabuti sa isang maikling kwento na babasahin ko ngayon. At sagutin ang mga sumusunod na tanong. Okay? So, makinig maigi mga grade 1. Ang mag-ina. Isinulat ito ni Maridel P. Mayor. Si Martha ay isang nurse. Isang Lunes ng umaga ay nagkasakit si Aling Helen, ang kanyang ina. Nais niya itong dalhin sa ospital, ngunit nahirapan siyang gawin itong mag-isa. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan upang matulungan siya. Agad-agad namang pumunta si Carla sa bahay ni na Martha at dinala nila sa ospital si Aling Helen. Doon ay sinori at ginamot si Aling Helen. Pagkalipas ng 3 araw ay gumaling na si Aling Helen. Ito yung mga tanong. Una, ano ang nangyari kay Aling Helen? A. Nadulas sa sahig? B. Napaso? C. Nahulog sa puno? D. Nagkasakit? Ano ang tamang sagot? Pangalawa, sino ang tumulong kay Martha na dalhin si Aling Helen sa ospital? A. Si Anna? B. Si Agnes? C. Si Karen? D. Si Carla? Okay, number 3. Dinala si Aling Helen sa ospital. Siya ay dinala sa ospital dahil... Ano? Dahil... A. Doon natatrabaho ang anak niya? B. Nasugatan siya? C. Nagkasakit siya? At D. Wala siyang magawa? Ano ang tamang sagot? A, B, C, or D? Pang-4, paano gumaling si Aling Helen? Siya ay patlang. A, sinuri at ginamot sa ospital? B, nagpagamot sa albularyo? C, nagpahinga ng ilang araw sa bahay? At D, nagpabunot ng ngipin. Ano ang tamang sagot? Sige, isa-isip. Ito yung panuto. Punan ng 8 salita ang mga sumusunod. Sa pagsagot ng tanong tungkol sa napakinggang kwento, dapat tandaan ang sumusunod. Una, kung ang tanong ay nagsisimula sa patlang, ang sagot ay tungkol sa pangalan ng tao. Ano ang na dapat nasa patlang? Oh, sige, isip-isip. Yung kanina, yung sinabi ko sa inyo, pag ito ay tungkol sa tao, ang sagot ay tungkol sa tao, pangalan ng tao, ano ang
ang word, ang ano ba nga yung word sa Tagalog? Ang ano ang word? Ano ang tamang salita? Ano ang tamang salita? Kung ang tanong ay nasimula sa patlang, ang sagot ay tungkol sa bagay o pangyayari. O ano ang tamang salita na ilalagay sa patlang? Tapos pangatlo, kung ang sagot ay tungkol sa isang puok, ano nga yun? Puok o lugar. Ano nga yun? Ano? Sino? Kailan? O, pili lang kayo dun, ha? Sige, hanggang ikapito siya, mga bata. Sige, dito na tayo sa isagawa. Panuto, sagutin ang mga tanong tungkol sa inyong pamilya. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Una, sino ang naghahanap buhay sa inyong pamilya? Pangalawa, ano ang paborito mong prutas? Ilalagay niyo yan sa patlang. O syempre ngayon hindi mo pa sasagutan kasi maya-maya siguro pagkatapos ng ating leksyon. Kasi paubos na yung oras natin. Okay. Pangatlo, sa inyong bahay, saan kayo nagluluto ng pagkain? Pang-apat, kailan ka ipinanganak? Okay na. So, maya-maya, sasagutan nyo yan. Punta natin yung tayahin. Panuto, makinig na mabuti sa isang maikling kwento na babasahin ko. Tapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ito yung kwento. Si Mang Pedro, yon yung pamagat. Si Mang Pedro ay isang matadero. Araw ng Lunes ay napag-utusan siya ng kanyang amo na maghatid ng 3 kinatay na baboy sa palengke. Tapos, sa labing dalawang pahina, nakasalubong niya si Mang Kulas, ang kanyang kumpare. Sila ay nagkamayan at nag-usap. Habang nag-uusap sila, ay panay naman ang punas ni Mang Pedro sa pawis ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Pinupunasan niya yung mukha niya. Pagdating niya sa bahay, ay sumama ang kanyang pakiramdam. Siya ay nilagnat. Kinabahan siya dahil sa mga naririnig niyang balita tungkol sa COVID-19. Kinabukasan ay nagtungo siya sa ospital upang magpasuri sa doktor. Pagkalipas ng isang linggo ay napag-alaman na nahawaan siya ng COVID-19. Okay, ito yung tanong. Sino ang nahawaan ng COVID-19? A. Doktor, B. Mang Pedro, C. Amo, D. Mang Kulas. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, bakit pumunta sa palengke si Mang Pedro? A. Para bumili siya ng karne sa palengke? B. Naningil siya ng pautang sa palengke? C. Inutusan siya ng kanyang amo? At D. Napadaan lang siya habang pauwi sa bahay. Sige, pangatlo, ilang kinatay na baboy ang dinala ni Mang Pedro sa palengke? A. 1, B. 2, C. 3, D. 5. O, ano ang tamang sagot? Pang-apat, saan niya inihatid ang mga kinatay na baboy? A. Sa ospital, B. Sa simbahan, C. Sa parke, D. Sa palengke. Alin ang tamang sagot? Pang-5, kailan naghati ng kinatay na baboy sa palengke si Mang Pedro? A. Lunes? A. Linggo? B. Lunes? C. Huwebes? At D. Martes? Okay, ano ang tamang sagot? Pang-6, sino ang nakasalubong ni Mang Pedro sa palengke? A. Si Mang Kulas? B. Si Mang Kiko? C. Si Mang Lino? D. Si Mang Tomas. O, alin ang tamang sagot? Pang-7, ano ang nangyari kay Mang Pedro pagkagaling sa palengke? A. Naghatid ng prutas? B. Pumunta sa kanyang kumpare? C. Nagkalagnat? D. Pumunta sa ospital?
At pangwalo, paano nalaman ni Mang Pedro na hanahawaan siya ng COVID-19? Eh, sinabihan siya ni Mang Kulas na may COVID-19 siya? B, naririnig niya sa radyo? C, pumunta siya sa ospital at napasuri sa doktor? At D, nabasa niya sa diaryo, sa diaryo o newspaper? Okay? So, pang 14. Ito yung karagdagang gawin. O, karagdagang gawain. Ito yung panoto. Sa isang pirasong papel ay sagutan mo ang sumusunod na tanong. Okay? Page 40 na tayo ha, mga bata. Unang tanong, sino ang iyong kaibigan? Isusulat mo ngayon sa ano, sa isang kapirasong papel. Pangalawa, ano ang paborito mong laruan? Pangatlo, saan ka nakatira? Pang-apat, kailan ang iyong kaarawan? Pag hindi mo alam, syempre magtatanong ka kay mama o kay papa, kay ate or kay kuya. Pang-lima, ilan kayong magkakapatid? Anim, paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang? Okay. Grade 1, mahal niyo ba yung inyong magulang? Yung pamilya, mahal niyo ba? Oh, syempre naman. Ngayon, paano mo ito ipapakita sa inyong mga magulang o sa inyong pamilya na sila ay mahal ninyo? Pang-7, bakit dapat mahalin ang inyong mga magulang? Bakit nga ba? Ah, sige. Grade 1, yan yung mga tanong na dapat niyong sagutin. Okay? So, time check is almost 30 minutes na. Pero meron pa tayong module 6, aralin 2. Mga mama, papa, ate o kuya, kailangan gabayan nyo sa pagsagot yung mga grade 1 pupils ha. Kasi hindi na natin ito matatalakay sa ngayon. Masyadong mahaba yung module 6. Kaya ang tatalakayin lang natin ay ang aralin, ang unang aralin sa module 6. Okay ba mga bata? Okay. So, huwag niyong kalimutan na mag-aral bumasa. Okay? Kasi yung teacher niyo ay, di ba, tumatawag sa mga grade 1 ngayon kasi meron nga tayong tinatawag na disigrat. Yun yung EGRA before, ngayon disigrat na siya. Mga bata, natapos na naman ang kalahating oras ng ating pag-aaral sa Filipino 1 hanggang sa susunod na Martes dito pa rin sa 106.9 Landmark Radio Station. Our best choice station. Paalam mga bata! Hanggang sa susunod na Martes, ito si Teacher Bing ng Catarman Elementary School. Nagsasabing, mag-aral ng maigi, ha mga bata? Paalam! Mayong hapon sa tanan natong mga suking tigpaminaw nining atong programang tulunghaan sa kahinginan sa grade 1. Anya na usap karon kita sa MTB MLE.
Okay? Andam na mga bata, kini si Teacher Annabel Aranzado, ang Master Teacher sa Marivalas Elementary School, Davis District. Og daghang salamat kaayo sa ato ang radio technician nga si Teacher Nican Usaraga and si Kuya Rodel. Kay andam na mga bata ang inyong module 6 sa MTBMLE. Okay, ang atong topic karon mao ang pagbalik saysay sa istorya nga nabasa. Atong pagliyo ng atong modules mga bata. All right. Diretso ta diri sa page 2 sa sulayi. Okay? Nako istorya nga abasahon o katong makabasa na sa nga kusog na kay mo basa, paspas na mo basa para ni Teacher Annabel. Pwede na mo awat og basa. Okay, ato nang sugdan. Andam na. Okay, maminaw mga bata ha. Kay naatay mga pangutana nga tubagon pagkauman sa istorya. Piso ni Jennifer O. Archaga. Si Karen usa ka batang buutan. Usa ka buntag naglakaw siya padulong sa eskwelahan. Sa dalan, nakakita si Karen o piso. Iya kining gipunit o kisulod sa bulsa sa iyang bag. Pag-abot niya sa eskwelahan, nasugatan niya si Lenny nga naghilak kay nawaktang ang iyang piso. Nagahinumdum si Karen nga adunay nakit-an siya nga piso. Iya kining gidali pagkuha sa iyang bag o giuli niya kinikang Lenny. Nalipay kaayos si Lenny. Okay, mga bata. Ugihan gihapon kini sa mga ginikanan o isuon. Okay, i-draw ang happy face or malipayon nga hulagway sulod sa lingin ubos sa ubos kung nagbalik sa laysay, nagbalik saysay ang sa bata. O masulubon kon wala siya mabalik sa isay. Okay na. Atong basahon ang mga pulong nga ania sa kahon. Eskoylahan. Atong basahon mga bata, eskoylahan, piso, bag, Lenny, Karen. Okay, mauna itong i-sulat sa mga blanco nga mga linya diri sa istorya sa ubos. Okay? Ug mahimutanan, isulat ang ug nabalik saysay sa bata, mga mama, isulat ang happy face or malipayon nga hulagway ug sad face kung masulubon kung wala masaysay sa bata. Okay, andam na. Alright, piso ni Jennifer O. Archaga. Si Karen usa ka batang buutan. Usa ka buntag, naglakaw siya padulong sa blank. Asa siya padulong? Sa eskwelahan. Now, sa dalan, nakakita si Karen o unsa man? Piso. Iya kining gipunit o kisulod sa bulsa sa iyang unsa man bag. Pag-abot niya sa eskwelahan, nasugatan niya si Lenny nga naghilak kay nawagtang ang iyang piso. Nakahinumdum si Karen nga adunay nakit-an siya nga piso. Iya kining gidali pagkuha sa iyang bag. O giuli niya, kininiya kang Lenny. O nalipay kaayo si Lenny. Kinsa naka-answer? Nakatubag tanan. Butangan ni drawingan ni mama o masulup ma. Lipay yun. Ko nakatubag ang bata. O wala makatubag ang bata, masulubon. Nga, paningkamot nga, dili masulubon ang i-drawing ni mama, mga bata, ha? Hinahanglan makaibaw aron happy face ang ibutang ni mama sa lingin. Okay. Huwag arita sa page 4 sa module 6, pagbalik saysay nga istorya nga nabasa. Balik lantaw.
Kay maaghapon, butangan na lingin sa ubos, butangan o i-draw ni mama ang happy face or malipayo niya lagway sulod sa lingin kung nakanta sa bata. Kung wala makanta sa bata, i-draw ang masulubon nga drawing. Kay karon manganta kita og ako adunay balon. Sa tuno nga ako ay may lobo. Sige. Okay. Andam na mga bata. Okay. Mukanta una si Teacher Annabelle sa ako ay may lobo. Tuno nga ako ay may lobo. Ang ato ang uluhan na ni ako adunay balon. Awat mga bata ha, manganta ta ha. Sige. Okay. Ako adunay balon, nilupad sa langit, di ko na makitaan, nibuto na di ay, anugon sa kwarta ko, nagipalit og balon, sa pagkaununta, nabusog pa ako. Atong usbon mga bata, ready, sing! Ako adunay balon, nilupad sa langit, di ko na makitaan, nibuto na di ay, anugon sa kwarta ko, nagipalit og balon, sa pagkaununta, nabusog pa ako. Okay. Ganahan mo mga bata, atong balikon og kanta. Sige, anya ato ang butangan og music, Kuya Redel. Sige. Okay, tindog na mga bata, anya. Og na, kay ba mo sa action? Mag-action ta. Okay, ready. Sige. Kanta na ha. Okay, atong balikon ha. Ito ng kanta. Sige. Mama at kantay si Undeng si Indiana. All right. Okay. Arita sa laing istorya mga bata. Ug nakakanta si Undeng si Indiana to, practice si Indiana Undoy ha. Nya, ug makakanta gani ali busawat i-draw ni Mama ang unsa man? Ang happy or sad face. Okay. Happy face. Og dili makakanta, practice aron ma-happy face. Og arita sa discover. Okay. Aduna koy istorya mga bata og tubagon ang mga pangutana inighuman sa ato ang istorya. Okay, linginan na ninyo ang letra sa saktong tubag. Ang pagsuroy ni Lito ni Rufa T. Mabulok. Usa ka adlaw, si Lito gipakuyog sa iyang tiyo Berto sa pagpanuroy sa mga nindot nga talanaon sa Bohol. Daghan ang mga lugar sa Bohol nga ilang kisuruyan sama sa Chocolate Hill sa Carmen, Tarshir sa Lobok, Sagbayan Peak sa Sagbayan, og sa Global Beach sa Anda. Nalingaw pag-ayo si Lito sa iyang nakita nga lain-laing nindot nga talan-aon. Nagpasalamat si Lito sa iyang tiyo Berto kay maupagkadto ang unang higayon nga nakasuroy si Lito.
Pag-uli niya sa balay, gisaysay nilito sa iyang papa ang tanan na hitabo sa ilang pagpanuroy. Pag-abot sa mama nilito gikan sa trabaho, gibalik saysay nilito ang gisaysay niya sa iyang papa. Nalipay ang iyang papa kay kamauna mo silito mubalik saysay sa iyang mga nakita ug nasinati. Okay, unang pangutana. Ngano nga gipakuyog silito sa iyang tiyo Berto? A. Manuroy. B. Manimba. C. Mangahoy. Sa itubag, mga bata. Okay, bright eyes sila. Oy, letter A, manuroy. Number 2, diin sila nanuroy. A. Lugar sa Cebu. B. Lugar sa Manila. Or C. Lugar sa Bohol. Sa itubag? Of course, letter C. Lugar sa Bohol. Number 3, unsay gibuhat ni Lito sa pag-uli niya sa balay? A. Gisaysayan niya ang iyang papa. B. Gipagkaon niya ang iyang papa. C. Gipahilot niya ang iyang papa. Okay, unsay ang tubag? Letrang A. Gisaysayan niya ang iyang papa. Ug number 4. Nganong nalipay si papa ang papa ni Lito? Ano man? A. Kamauna mo balik sa isay si Lito. B. Kamauna mag cellphone si Lito. C. Kamauna mag TikTok si Lito. Unsay tubag mga bata? Okay, letter A. Kamauna mo balik sa isay si Lito. Oh, kinsa nakakuha og 4 over 4? Oh, bright kaayo. Tanan mga bata nakakuha og 4. Very good. Palakpakan. Okay. Ug ari na kita sa katuni. Unsa man ang balik saysay mga bata? Ang balik saysay mao ang tawag sa pagsaysay ug balik sa istorya nga nabasa na. Ha? Kibalik ba niya istorya? Iyang nakita. Okay. Gishare na niya ang iyang nakita or na naibawlaan mo na ibalik saysay. Right. Karon kikinahanglan nga makasabot siya sa iyang gibasa aron makasaysay siya pagbalik gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusang panghitabo sa istorya. Ug mao kini ang buhaton mga bata. Una, basahon ang istorya o sugilanon nga gipabasa. Sabton kini ug timan-an ang mga importanteng detalye sa istorya sama sa karakter na imutangan diin og kanus-a nay tabo ug mga panghitabo sa istorya gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Okay. Ikaduha mga bata, magbalik saysay na bahin sa istorya nga dili na magtan-aw sa gibasa. So, istorya na kang wala na kay gibasa mo na kaduha. Sa pagsaysay sa istorya, mahimo pod ka mo gamit o pulo nga una, ikaduha, ikatulo o katapusan. Mahimo ka mo gamit o numero nga sa duha, tulo. Ibang pa. Okay, sa mga pangitabo aron ma sabtan ag ayo sa naminaw. Maka-istorya ka o makasaysay ka sakto sa imuhang istorya. Okay, arita sa page 7. Pagpauswag. Okay, adun na gyapon tayo istorya. Nga basahon niya. Kini siyang istorya, adun na siya drawing. Ha? Kini siyang naani siya sa ato ang libro sa grade 1 no nga naani siya sa libro sa grade 1 nga kanang gagmay bitaw nga puti no nga basa na siya sa mga bata. So wala man ta sa eskwelahan karon, gibutang na lang kini sa modules. All right, ang uluhan niini mo ang kahibulungang kahon ni Nona sugilanon ni ani Rosa Almario.
adunay kahibulungang kahon sinona. Usahay, usa kini ka eroplano. Itong basahon mga bata, be? Usahay, usa kini ka eroplano. Okay, sunod. Magdungan tagbasa ha. Usahay, usa kini ka bangka. Atong usbon, usahay, usa kini ka bangka. Okay. Ikasunod, usahay, usa kini ka rocket ship. Atong usbon, usahay, usa kini ka rocket ship. Okay, ang katapusunod. Usahay, usa kini ka jeepney. Itong usbon, usahay, usa kini ka jeepney. Okay, ang sunod. Ari sa page 8. Usahay, usa kini ka tren. Atong usbon, usahay, usa kini ka tren. Ug sa katapusan, usahay, usa kini ka kama. Atong usbon, usahay, usa kini ka kama. Kini ang kahibulungang kahon ni Nona. Okay. Right. So, makatubag mo ani nga activity butangan gyapon butangan ni mama og check ang lingin sa ubos og makasaysay ka. Og dili ka makasaysay, dili ka makatubag. X. Paparing kamot bata nga masaysay nimo ha. Alright. Ang kahibulungang kahon ni Nona. Adunay kahibulungang kahon si tubaga mga bata be? Nona. Una, usa kini ka eroplano. Okay. Ikaduha, usa kini ka bangka. Katulo, usa kini ka rocket ship. Ikaupat, usa kini ka jeepney. Very good. Ikaunom, usa kini ka tren. Very good. Og katapusan, usa kini ka kama. Okay, very good. Kini ang kahibulungan kahon. Very good ni Nona. Og nakatubag, og nakasaysay ang bata. Balik-balikod ano ang tubag, nakasaysay ang bata aron ma happy face. All right. Unsa may tawag sa pagsaysay og balik mga bata sa istorya nga nabasa na? Aron makasaysay pagbalik sa istorya, kinahanglan basabtan ng atong gibasa. Unsa man tong pagbalik pagsaysay? Okay. Ang balik pagsaysay mauna ang tawag sa pagsaysay o balik sa istorya. Very good. Okay. Arita kita sa buhata. Okay. Hain ang tasher. Sabta ha, atong sabto ng istorya. Okay. Hain ang tasher. Tanawa ang hulagway. Naasa lansang lasang ang tasher. Ato usbon be, hain ang tasher. Naasa lasang ang tasher. Hain ang tasher. Naasa kahoy ang tasher. Nagunsa ang tasher. Nagkaon ang tasher. Nagunsa ang tasher. Shhh. Natulog ang tasher. Kadungog mo ito mga bata. Okay, itong balik-balik ko nagbasa sa balay, ha? Right. Huwag anik, anton makatubag sa aring activity sa luyo. Makatubag, makasaysay, balik-saysay ang bata. Butangan o happy face. Okay? Mag-arita sa
pagsusi. O makahibaw na sa atong istorya nga piso, ibalik sa isa sa bata, ali sa page 13, maugihapon, butangan o happy face. O dili, sad face. Pero magtuon para makabalik sa isa ang bata. O gari kita sa dugang buluhaton. Ang akong pamilya. Ako si Ana. Kini ang akong pamilya. Siya ang akong papa. Siya ang akong lolo. Siya ang akong mama. Siya ang akong manang. Siya ang akong lola. O siya si Ben. Mahal na ako ang akong pamilya. Okay. Na-ay activity ani. Ako si blank. O makatubagan ni katanan ani mga bata. Makasaysay kagtubag. Balik. Imuhang butangan mama o check o makasaysay ang bata o dili makatubag o di makasaysay balik X. So, paningkamot bata nga makasaysay ha? Aron ma-check ang ibutang ni mama anak. Okay? O nauman na kita sa ato ang module 6. Congratulations mga bata! Oh, dali lang kaayo no? O sa'yo nasad kaayo. Daghang salamat mga bata, dagang salamat mga ginikanan o ang ato ang atimanon karon ang pagbasa sa Esegrat karon manawag puhon ang mga teachers kaninyo within this month para sa pagbasa sa Egrat og naana ninyo ang ato ang mga tool so practice na aron maanad ang bata inagtawag na mo makabasa na ang bata. Okay. Og karon hauman na kita sa atuang module 6. Congratulations. Og daghang salamat sa pagpaminaw. Bye. Mga bata, awiton ta ang tingog sa mga letra. Ang letrang M. Mami M o si Baby M ang ilang tingog. Si Mami M o si Baby M ang ilang tingog. Ang letrang A. Si Mami A o si Baby A ang ilang tingog. A. Si Mami A o si Baby A ang ilang tingog. A. Ang letrang T. Si Mami T o si Baby T ang ilang tingog. Si Mami T o si Baby T ang ilang tingog. Ang letrang Y. Si Mami Y o si Baby Y ang ilang tingog. Yeah. Si Mami Y o si Baby Y ang ilang tingog. Yeah. Ang letrang S. Si Mami S o si Baby S ang ilang tingog. Si Mami S o si Baby S ang ilang tingog. Ang letrang K. Si Mami K o si Baby K ang ilang tingog. K. Si Mami K o si Baby K ang ilang tingog. K. Ang letrang N. Si Mami N o si Baby N ang ilang tingog. Si Mami N o si Baby N ang ilang tingog.
letrang L. Si Mami L o si Baby L ang ilang tingog. Si Mami L o si Baby L ang ilang tingog. Ang letrang P. Si Mami P o si Baby P ang ilang tingog. Si Mami P o si Baby P ang ilang tingog. Ang letrang B. Si Mami B o si Baby B ang ilang tingog. Si Mami B o si Baby B ang ilang tingog. Ang letrang G. Si Mami G o si Baby G ang ilang tingog. G. Si Mami G o si Baby G ang ilang tingog. G. Ang letrang D. Si Mami D o si Baby D ang ilang tingog. D. Si Mami D o si Baby D ang ilang tingog. D. Ang letrang H. Si Mami H o si Baby H ang ilang tingog. Si Mami H o si Baby H ang ilang tingog. Ang letrang W. Si Mami W, si Baby W ang ilang tingog. Si Mami W, si Baby W ang ilang tingog. Ang letrang I. Si Mami I o si Baby I ang ilang tingog. E. Si Mami I o si Baby I ang ilang tingog. E. Ang letrang U. Si Mami U o si Baby U ang ilang tingog. U. Si Mami U o si Baby U ang ilang tingog. U. Ang letrang R. Si Mami R o si Baby R ang ilang tingog. R. Si Mami R o si Baby R ang ilang tingog. R. Ang letrang O. Si Mami O o si Baby O ang ilang tingog. O. Si Mami O o si Baby O ang ilang tingog. O. Ang letrang I. Si Mami I o si Baby I ang ilang tingog. E. Si Mami I o si Baby I ang ilang tingog. E. Ang letrang NG. Si Mami NG, si Baby NG ang ilang tingog. Ngung.
Si Mami Inji, si Baby Inji, ang ilang tingog.